Administration. Si Troy Gomez, magpapalita live. Troy, magandang gabi. Sa'yo, ikinatuwa na isang grupo ng mga vloggers ang plano ng incoming BBM administration na bigyan sila ng access sa Malacañang. Sa isang eksklusibong panayam ng SMNI sa grupong United Vloggers and Influencers of the Philippines o UVIP, ay nagayag ito ng suporta sa nasabing hakbang na unang ibinunyag ni incoming Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Dahil sa nasabing hakbang ng incoming administration ay naging daan ito upang magkaisa ang mga vloggers na pagbutihin ang kanilang ginagawa. Gusto naming i-announce sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga masugid naming taga-subaybay, sa lahat po ng mga vloggers at mga influencers ng social media na eto na, nagsimula na pong buuin ang grupo ng kung tawagin ay United Vloggers and Influencers of the Philippines. At magandang simula ito para sa ating bansa, para po sa balansing pagpapahayag ng mga balita. At eto nga, nagkakaisa na kami ngayon at sinisimulan po namin ng isang panibagong hakbang para tulungan po ang ating pamahalaan na ipaabot po ang mga impormasyon na dapat pong malaman ng sambayan ng Pilipino. Sa kasalukuyan ay nasa 30 ang kanilang miyembro, ngunit posible pa rin itong dumami dahil sa patuloy na lumalawak na impluwensya ng social media. Layunin ng grupo na palakasin ang boses ng media na sumusuporta sa mahakbang ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad sa bayan. Paano yung grupo ninyo? Parang... Sa parehong panayam ay pinalagan din ng grupo ang patikos na binabato sa mga vloggers na inilalabas sa interviews ng mainstream media. Sa isang interview, tila minamaliit ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pamamaraan sa paghatid ng impormasyon ng mga vloggers. Binunati ni Media Law Professor Attorney Maricho Lambino ang vloggers na anya ay walang professional organization na nagpa-fact-check. Pero ang grupong UVIP ay bukas naman sa fact-checking. Ayon kay John Anthony Haboya, o mas kilala bilang Sangkay Janjan, hindi sila takot sa fact-checking dahil sa maganda naman ang kanilang layunin. Ikinumpara ni Haboya ang impormasyon na nilalabas ng vloggers sa anya'y mga bias na balita sa mainstream media. Pinunari ni Haboya ang kakapinanggot na exposure na nilalabas ng mainstream media patungkol sa mga magagandang proyekto ng pamahalaan. Ito ha, sa lahat ng mainstream media na nanonood ngayon, alam nyo to na ang madalas na binabalita nyo ay negatibo. Yun yung rason kung bakit nakita ng mga Pilipino na ang mas katiwa-tiwala ay mga vloggers and social media influencers. Sana naman maging ano to sa inyo, maging aral na sa dekadikadang panahon na dumaan, wala po kayong ibang ginawa kundi siraan ng siraan ang pamahalaan. Yun nga po siguro ang nakita ko na rason kung bakit ang Pilipinas ay nagkakawatak-watak dahil po sa kultura, dahil po sa actions ng mainstream media na nagdulot po ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Eh, iba sila, iba ang vloggers. Totoo naman yung sinasabi nila. Pero kung yung sinasabi nila na magiging may nagsabi kasi, no, na isang professor ba yun o taga-ibang mainstream media, hindi naman sa inyo nang galing. Sigurado ako doon kasi iba naman yung kasuotan. Na nagiging magiging threatened daw ang mga vloggers pagdating sa pagbabalita. Saan ba? Saan bang parte? Sa views ba? Sa mga manonood ba? Sa mga taong mag-aantabay ng mga balita? O dahil na-insecure sila? Tingin ko huwag nang ganun. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa. Yun naman ay kasama sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I remember sa isang interview ni Edwin Lacerda, sinabi niya na ang fourth estate daw, the mainstream media, ang primary function doon nga is really to antagonize government. If that is really respeto na natin yun, if that is really the primary function of the mainstream media, then so be it, but let's have a group that will also defend the state, that will also defend the Philippines, that will also defend the values and the culture of Filipinos. Ang nasating grupo ay nais lamang na maipakita ang katotohanan na nagagawa ng pamahalaan nang sa ganun-anila
ay may sapat na impormasyon ang sambayanang Pilipino. Kaya sa ngayon, bukas naman ang grupo sa mga influencers at vloggers na nais maging bahagi sa kanilang samahan. Para sa Pilipinas Kong Mahal, Troy Gomez nag-uulat, SBNi News. Maraming